Good day everyone! So today's video, magkakaroon po tayo muna ng konting kwentuhan. So alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay may mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. At I would like to take this opportunity na makapag-share ng kahit konting knowledge lang about sa buhay-buhay. Kung paano natin tingnan yung buhay, kung paano ko tingnan yung buhay. I just wanna be a channel of blessings sa bawat isa. Hope na ang video to ay makakatulong sa inyo at maging mabuksan din yung ano niyo, yung kaisipan niyo sa mga bagay-bagay. Na we're not going to focus on worldly things or dun lang sa mga material. Minsan kailangan natin mag-focus or mag-i-observe yung sarili natin mismo eh. Okay? Kasi minsan pag sobrang busy na tayo sa maraming bagay, hindi natin napapansin na kailangan pala nating obserbahan din yung sarili natin at hindi yung mga bagay-bagay sa paligid natin. But anyways, hindi ko na ito pahabain. So, ang video na to is siguro pangalan, ang title na pwede kong ibigay sa inyo is encouragement. Kasi I went to the church at ito yung parang sobrang message sa akin ng Lord. Pag sinabi kasi encouragement, papang or parang harapin yung buhay. Sa encouragement, meron tayong pananampalataya. Pananampalataya na or paniniwala na magagawa natin ang isang bagay. Kasi sabi dun, having more faith than fear. So, ibig sabihin, pag wala ka palang faith, or pag may fear ka pala sa buhay, is wala kang pananampalataya, wala kang tapang. Okay? Wala kang tapang na naharapin. So, sa buhay natin, kailangan pala nating maging matapang. Or kailangan natin ang salitang courage. Courage, pwede nating i-apply yan sa buhay natin. Sa pang-araw-araw, like for example, pag kailangan natin ng lakas na hindi natin makuha sa mga ibang tao. Like for example, sometimes dumadating tayo sa point na parang down na down tayo. At parang bang ang feel natin sa sarili natin na walang tao na nakakaintindi sa atin, walang tao na pwedeng makinig sa atin, or kahit family natin, sarili natin, family. Kung walang-wala na talagang mag-encourage sa'yo, pwede naman encourage natin ang sarili natin. I-push natin yung sarili natin kasi kung wala ka nang makausap or wala ka nang makuhanan ng advice, minsan meditate mo yung sarili mo, okay? Magkaroon ka ng meditation or magkaroon ka ng i-assess mo yung sarili mo. Kaya ko ba to? Tapos pag-isipan mo na okay, kakayanin ko to. Gantong gagawin ko. Pag-iigihin ko. Kumbaga parang encourage mo yung sarili mo. Walang masamang i-encourage ang sarili mo. Mga kaibigan. But before that, I would like to share this verse para naman medyo may verse tayo na mababasa. Kasi ginagawa ko lang to pang pagod vibes lang. Kasi parang kwentuhan lang tayo guys, okay? Hindi ako nag-preach, but I would like to, minsan gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay na hindi natin napapansin sa pang-araw-araw. Sabi dito, sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi dito, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord our God will be with you wherever you go. Sabi nga dito, be strong daw and courageous. So maging malakas tayo. Maging malakas ka. At maging courageous ka na magpursige ka, maging matapang ka na harapin ang buhay. Do not be afraid. Huwag kang matakot. So, sa buhay natin, kailangan i-apply natin yung courage. Courage na like for example, may kaaway ka or meron kang nakasama na loob. Kailangan mo ng courage para
mapatawad yung tao kasi hindi naman lahat kaya magpatawad. Kapag ginawan ka ng masama ng tao, hirap magpatawad. So kailangan mo ng courage na magbigay ng pagpapatawad sa tao. Ang philosophy ng tao kapag ginawan ka ng masama is gagawan mo din ng masama. Yan yung philosophy ng tao. But in God's philosophy, kapag ginawan ka ng di maganda, kailangan patawarin mo. So, hindi madaling magpatawad, aminin natin at sa hindi. At kung tayo lalamunin ng galit natin sa tao, like for example, nakagawa, sobrang ginawan tayo ng masama, or tayo mismo yung nakagawa ng masama sa tao, kailangan natin ng courage para ma-courage na tanggapin natin na tayo yung may mali, okay? Courage na tayo yung magpakumbaba. Yan yung mga mahihirap gawin. So, kailangan natin ng tapang. Tapang na harapin ang mga bagay na alam natin sa, na alam natin na tama, di ba? Na tamang gawin. So, kung nakapag-forgive ka na sa tao, you have courage na makalimot dapat, okay? Na kapag nagpatawad tayo, kalimutan na natin yung mga nagawa ng mga tao na nakasakit sa atin para mas maging peaceful, maging mapayapa yung buhay natin. Okay? Kalimutan na natin yung fast. Sabi nga dun, look forward. Paano ka makakapag-forward sa isang bagay? Paano ka makakapag-step forward sa pangarap mo kung hindi ka mamumuhay sa present? Okay? Sa present. Kung lagi kang nag-look back, lagi kang nag-step back sa nakaraan mo, hindi mo matatapos ang present kung lagi kang nakatingin sa nakaraan mo. Okay, let's, paano ba yun? Minsan sa buhay natin, lagi tayo nagsa-self-pity. Self-pity na, pag sinabi ng self-pity, yung parang kinakaawa natin ang sarili natin or masyado tayong bitter sa mga pangyayari sa buhay natin na ginawa tayo ng masama. Hindi talagang ginawa ako ng masama noon. Hindi ko talaga siya mapatawarin. Or parang yung childhood mo, naaranas ka ng pagmamalupit ng kamag-anak mo, or naaranas ka ng disappointment sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa trabaho mo. But sabi nun, take courage to forgive and to forget. Okay? And after mo mag-forget, you have courage to live. Okay? Kumbaga, mamuhay ka ng masaya. Naharapin na after mo magpatawad, after mo makalimutan ang lahat ng bagay, look forward dun sa bagay na maganda, kasi maganda ang buhay, masarap mabuhay. Okay? Huwag tayong mabuhay sa pain. Huwag natin i-embrace yung kalungkutan, kasi ang daming pwedeng maganda mangyari sa buhay natin. Huwag tayong mabuhay sa kalungkutan, sa mga disappointment natin sa buhay. Sabi na, having courage is having faith. So, ang faith, yung naniniwala kasi isang bagay na kahit hindi mo pa siya nararanasan, alam mong mararanasan mo siya someday. So, ganun yun. So, like for example, sa pang-araw-araw nating buhay, or like sa trabaho, or gusto nating may maganda, magkaroon tayo ng maganda kinabukasan, let us be positive and feed ourselves na, or yung kaisipan natin sa magandang bagay, mga positibong bagay. Huwag tayong magpadala sa galit, sa disappointment, sa lahat ng bagay na makakapagbaon sa atin sa pangit na sitwasyon. To forget at to forgive, forget and to live happily. So yun lang guys, at hope na nakapag-share ako sa inyo, kasi masasabi ko that God
is so good to everyone. I know God has something na naka-reserve para sa bawat isa. Yun lang guys, looking forward and God bless to everyone.